sa isang study, sa isang ridership study, tinanong ang publiko, pwede ba siyang magbayad ng hanggang 120 end-to-end? Ang sabi doon sa study, yes, pwede sila. Bagaman halos kauumpisa pa lamang ng konstruksyon ng magiging kauna-unahang subway sa Metro Manila, may mga pag-aaral nang isinasagawa ang Department of Transportation upang matukoy kung magkano ang magiging pamasahe kapag natapos na ang Metro Manila Subway Project. Ayon kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez, mula sa unang istasyon sa Valenzuela City hanggang huling istasyon sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, posibleng umabot ng nasa 120 pesos ang pamasahe sa subway. Batay sa naunang projection, nasa 40 hanggang 60 pesos anya ang magiging pamasahe sa end-to-end stations ng subway. Pero dahil dalawang beses na itong inaprobahan ng National Economic Development Authority o NEDA, posibleng magkaroon pa ng fare adjustment at ayon sa opisyal, malabong mas mababa pa ito sa 40 hanggang 60 pesos. Palagi ko hindi na mas mumura yan doon. Pero nilinaw ni Yusek Chavez na hindi pa ito opisyal at posibleng magkaroon pa ng pagbabago depende sa mapagkakasunduan ng mga stakeholder. Samantala, kanina nagsagawa na ng groundbreaking ceremony ang DOTR para sa itatayong subway station sa Camp Aguinaldo at Anona sa Quezon City. Ayon sa DOTR, maaaring tumagal ng 5 taon ang konstruksyon bago matapos ang 2 istasyon ng subway. Ang Sumitomo Mitsui Construction Company ang may kontrata sa proyekto habang popondohan naman ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, oras na matapos ang konstruksyon ng istasyon, ihihiwalay ito sa Camp Aguinaldo upang hindi makompromiso ang operasyon at seguridad sa loob ng kampo. Magiging outside Camp Aguinaldo to. Meron dito dati parang mga facilities, warehouse, no? Mga facilities ng Camp Aguinaldo na nalipat na. Batay sa projection ng DOTR, maaaring makapagsagawa ng partial operation ang Metro Manila Subway sa taong 2027, habang target itong maging fully operational sa 2028. Sa ngayon, wala pa namang nakikitang hadlang ang DOTR upang mabinbin ang proyekto, kahit malaking hamon nila ang right of way sa mga pagtatayuan ng subway stations. Posibleng magkaroon ng partial operations. Yung mga siguro, yung mga mauunang mga stations sa Valenzuela up to Ortigas. Most probably Ortigas. Yes. But pipilitin nating matapos to by 2028. Sa susunod na buwan, target naman ng DOTR at mga contractor na masimulan na rin ang konstruksyon ng Quezon Avenue at East Avenue Station ng Metro Manila Subway. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.